Hello, good afternoon to everyone. Welcome to my channel, Talia Ramos Life. So, magandang hapon po sa inyo lahat at pasensya na kayo kasi kahapon umuwi kami dito, hindi ka ako nag-video. Ngayon lang ako nag-video, so kahapon ay sobrang napapahinga talaga ako kahapon. So, dating namin ito daming gawin, kaya ginadaming gagawin. So yung kahapon biglaan yung umuwi, o biglaan yung uwi namin kasi gawa ng next eh. Nung tanong ako sa ano kay doktor kagapon ko, kailan po ba kami makalabas, agad-agad na sinabi niya na ano, nung tinanong na ano pa ba problema eh, sabi ko okay naman daw siya, wala. So sinabi niya nga na okay na, so sumaymay, nagbigay ng bill, kaya nabi makalabas na kami. So na-happy ako kasi gawa nga nang nakalabas na kami. Akala kong magtagal pa kami kasi nag-alala na ako. Akala kong hirap doon, grabe ang hirap, hindi talaga ka makakalabas kahit sa pintuan lang. So, yung ginawa ko is tutulong ako kay ano, napatulong ako sa kay Joe at saka kay Imon. Dalawa po silang tumulong sa akin na pag ano ng pagkain. So kasi hindi nga ako makakalabas. So ang nangyari is yun na nga ano, yung sabi ng doktor is kailangan mag-utos ka lang sa labas. So hindi nga pwedeng wala kami makain doon. Kaya kailangan naggawa ako kasi yun nga, nakunta ko naman si Imon. Si Imon isa din sa tumulong. Salamat ako. Ano kasi, siyempre, wala naman akong ano kay Joe. Si Joe naman kasi talaga yung ano ko siya. So, dati na kami talaga yung magkasama. So, siyempre ako, wala akong naisip na hindi maganda. But, ako ay talagang pilit ko na gawin ko ang anuman yung tama. Anuman yung mabuti. So, salamat ako sa kanya kasi agad siyang nag-ano sa akin ng humingi ako ng favor. Ako talaga mismo na humingi ako ng favor sa kanya na tulungan ako kasi ano, yung nangyari yung pagdating ko doon, galing ko sa bahay dito, doon linggo yun eh, linggo ng hapon. Akala ko kasi ako lang makakaya ko. Yung nangyari doon pagdating ko sa Talibon is hindi agad-agad basta-basta na makakapasok. Hindi agad-agad basta na tanggapin. So, nangyari is, hirap na hirap na siya. Ngayon is, siyempre, maraming proseso, daming kung ano-ano pang ginagawa ng mga doctors, mga nurse doon. So, ginawa is na nahirapan na siya. So, sabi ni Alfred is, ano ba dapat gawin? Dalhin mo ako sa Tagbilaran, sabi niya. Dalhin mo ako sa Tagbilaran. Niisip ko sa Tagbilaran, ang layo. Sabi ko, yung sitwasyon ni Alfred is, yung bang, nahirap na siya, malayo yung, 2 hours, kung mahina, 3 hours, kung malakas, 2 hours. So, malayo, panay na asuka. So, inisip ko, ano kaya gagawin ko? Pupunta pa ako ng Tagbilaran, wala akong gamit. Wala akong ano, tapos yung hindi ako nakapag-prepare, wala kaming damit, wala lahat. Si siyempre, mahirap yung pagbili ka ng bili doon, lahat bibilihin mo na. Siyempre, masayang din yung ano kapag bili ka ng bili. So, ang ginawa ko is, nag-stay di ako ng konti, nag-pray ako na hingi ako ng tulong sa Panginoon. So, nag-stay ako, tapos ang ginawa ko is, but sa aking kaisipan, sa aking puso is nakikinig ang Panginoon. Nag-pray ako, natulungan niya ako sa anong dapat kong gawin. So, nangyari is, sititinan ko si Alfred, yan, kakaawan. Yung nangyari is, bigla na lang dumating na ang nurse, nagdala ng wheelchair. So, kinarga si Alfred, nilipat doon sa may x-ray. Sabi niya, Sasakay ka sir, kasi dalahin ka sa ano. So sabi ko, saan gagawin siya? Papa, x-ray ko kayo. So yun eh, x-ray ko, pinadala ko sa x-ray. Yung dinala siya sa x-ray,
Sabi niya, bayaran mo to. Sabi ko, yun, agad ako nagbigay. Tapos, si Xtricia is, yun nga, dong sa, ano, sa, ano niya, sa lungs. So, konti lang naman, di naman, ano. Kaya lang, siyempre, ang akala kasi ng taga-hospital is, yun nga yung kagaya na nangyari sa atin ngayon. Yung sa COVID is, siyempre, sa akin naman. Kahit ano mangyari, tiwala lang talaga sa panyon. So, nangyari is, yun nga, sabi ng doktor nung nakita yung X-ray, sabi niya is, ano gusto mo? Pupunta ka ng Tagbilaran, ipa-admit mo. Sabi ko sa doktor, ma'am, kanina pa ako nagsasabi na ipa-admit ko siya. So, sabi niya, sige, gagawin natin. So, isip ko, wow, thank you Lord, na ganyan ako kaagad. Nagsasabi ako ng thank you Lord, kasi gawa nang hindi na ako lalayo. Hindi na ako punta sa Tagbilaran. So, before na X-ray siya, before siya na X-ray, ako sinabi ng doktor, agad kong nag-chat kay Joe na, nandun pa kami sa labas, nag-isip ako ng mabuti ano dapat gawin. Kasi na, ano-ano, yung bang iniisip ko, hindi ko na alam kung ano man yung, ano ko sa, kasi ako lang maisa, punta ko sa Tagbilaran, hirap talaga. Eh, yung isa naman, siyempre kailangan mong alalayan yun dahil musuka na, ano pang, ano niya, nanginginig kasi. Kaya, nag-chat ako agad kay Jana pala sa anak niya. Tapos, nasabi niya siguro kay mama niya na tinawagan nila ako. Sabi niya, yun na nga, nangyari is, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, Jo, please, to, pwede ba bang hingi ako ng favor, tulungan niya ba ako, tulungan niya ako. Sabi niya, sige, papuntahan kita dyan. Bakit? Sabi ay nangyari, pupunta ko Tagbilaran. Eh, nung sanabi ko na pupunta ko Tagbilaran, agad siya napunta. Biyahe siya punta rito. Tapos nung nasa bandirin pa siya, sabi niya, saan ka dito ako maghintay? Kasi akala niya matutuloy na kami. Agad akong nagsabi sa kanya na, pero matapos na X-ray, nung tinawagan niya ako ulit, nandun siya sa labas na naghintay. Sabi ko, hindi na pwedeng, hindi na kami matuloy. Sabi niya, okay, bakit? Sabi ko, dito na lang daw siya admit. So, sabi ni Joe is, mabuti kasi sa Tagbilaran is marami daw doon. Sabi ko, ganun ba? So, dami daw doon na nagkakasakit, marami daw doon pasyente. So, nisip ko, buti, kaya pala, sabi ko, kaya pala na hindi talaga parang may mahal lang sa akin na pupunta sa Tagbilaran. Parang talaga kakaiba, sabi ko nga. Sabi ko nga, naisip ko sa sarili ko, Lord, yung Tagbilaran kami, tulungan mo naman kami. O sa, doon kami sa Talibon, tulungan mo din kami. So, yun, way na mapipigla yung doktor sa akin, ano gusto mo? Pinili niya ako, pinapapili niya ako. Yun, sabi ko, ipa-admit. Tapos yung time na yun na, sinabi ni Joe na, sige, pupunta kita dyan. Sabi ko, Joe, wag na Joe kasi, hindi na kami matuloy ng Tagbilaran. Sabi ko, ang problema lang is hindi ako makakalabas, wala akong gamit, wala akong lahat. Sabi ko, pupuntahan kita dyan. Ayun, pumunta siya doon. Kaya yun nangyari. Nabinta niya ako. Kaya, by the grace of God, kasi talagang kahit hirap at pagod, pumunta siya. So, yun ang pinasalamatan ko kasi one time na nag-trial talaga ako sa kanya ng humingi ng favor, pero pumayag siya. So, yun na nga ang ano ko sa kanya, pasalamatan. Kasi yun na nga lang, kahit anong mangyari, hindi siya tumanggi. Pasalamatan ko yun. Kasi yung time na yun is oras na ng hapunan. Yung dumating siya doon, kumain kami. Yung nasa labas pa kami. Tapos lumipat kami sa loob is mga siguro mga 8 PM na yun or 9. Tapos pagdating ko sa loob sa kwarto, sinabihin ako ng nurse na sinabihan ka ba na hindi na pwedeng lumabas pag once na makapasok ka na? Sabi ko, hindi. Sa hindi ka na makakalabas ha. Huwag ka na lumabas at bawal. Sabi ko, hala. Paano ito? Wala akong kaano-ano kagamit ni Alfred. Wala akong gamit. Tapos wala akong handam. Wala lahat. Sabi niya, kung pwede, mag-text ka doon ng isa sa pwede mong makisuyuan. Sabi ko, siyempre, si Joe naman, willing talaga siyang mag-ano sa amin ba? Sabi ko nga, nag-share ako sa kanya, sabi ko, ano ba problema mo dyan? Sabi ko, Joe, gito, sinabi ko nga lahat sa kanya. So, nangyari is, siya yung talagang
nanginganap siya ng paraan na para maano siya. Sabi ko, eh siyempre naman, eh siyempre as a kapatid sa Panginoon, inano ko talaga siya. Siyempre, in-appreciate ko yung ano niya, idea niya, yung opinion niya. Kasi nandiyan naman, tagal na kami kasama. Yung mama ko naman at sa kapatid ko, andyan lang naman, pwede naman anytime. Pero siyempre, in-appreciate ko matki ano pa paano mangyari. Si Joe pa rin yung naging gabay sa akin ng... Kasi si Joe kasi, ano eh, yung... Isa siya sa naging, ano, sa akin. Part sa buhay ko. So, kahit ano man ang mga pagsubok sa amin, pilit kong tumayo na as a friend, pilit kong, ano, pilit kong gumawa ng ano man yung tama. Maski minsan ay may mga pagsubok sa aming buhay. So, yun ang gagawin. Yun nga ang ginawa ko. Yun ang dahilan kung bakit ako ay kailangan kong ibalik ang back to normal sa aming panagsama. Sa lalo na yung kapatid kami sa Panginoon. So, kailangan kong ipakita at iparamdam sa kanya na as a sister in Christ, as ano, paramdam sa kanya na yung mga hindi gusto sa akin, yung mga hindi nakakaunawa, alam naman ng Panginoon na walang akong niisip sa kanya na masama. Pilit kong gumawa ng mabuti at pilit kong maging ano kay Joe na mapalapit uli. Kasi gawa nga ng hindi, siyempre mga bawat isa sa atin ay mga trials. So trials lang naman yan. Importante is yung puso mo na totoo. Ano man ang tuhoy mo sa kanya, yun ang dapat ang ginagawa ko. Kasi una sa lahat, alam naman ng Panginoon kung ano yung nasa loob mo. So kung meron mang hindi maganda, hindi ka bibless. Pero kung meron, kung puro mabuti, puro maganda, siyempre bless ka ni Lord. Kaya ganun yun ang ano eh, yun yung dapat talaga mangyari sa tao. Kahit ano gawin niya sa iyo, gawin pa rin na mabuti. So yun na nga eh, nangyari, pasalamatan ko kasi ano siya, yung ready siya palagi. So I hope na hindi kayo magagalit sa akin at magalit sa kanya. So I hope na maintindihan nyo kami, maintindihan nyo siya. Yung mga pagkakamali naman is andyan lang naman yan, pero kailangan patawarin yung mga nagkakamali, patawarin yung mga may mga mistakes, may mga anuman ba mga bagay, kasi hindi naman tayo perfecto. So ako na po yung naging ano sa inyo sa nakikiusap, na wag na lang po natin ulitin yung mga nakaraan, yung mga nakalipas, yung mga past na lang po. Yung ano na lang natin, yung ano ng buhay natin ngayon, meron pa tayong buhay. So yun, pasalamatan natin. So yun na nga ang ano ko, ako ay wag na natin isipin yung mga nagpagkakamali ng mga nakalipas na. So ang atin is ano ngayon, is gawin natin kung ano man ang tama. At sa atin naman ay magmamahalan at magkakaunawaan. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Magmamahalan, magkakaunawaan, magkakaibigayan, magtutulungan, magkakatindihan. So yan lang mga mabubuting bagay ba. So pasalamatan ko at kayo din mga subscribers, napaka-supporters nyo, napaka-bait nyo po. Pasalamatan ko din kayo kasi napakalaking tiwala nyo po sa akin, sa amin, supportive, as napaka- ano nyo sa, naman napagkapagtiyaga nyo po sa akin, na manood kayo ng channel. Hindi po ako makaganito, hindi po maging maganda ang channel ko kung wala po kayo. So pasalamatan ko lahat kayo, lahat tayo ay gusto ng Diyos magkakaisa. Lahat tayo, yan ang gusto niya. Kailangan, sabi nga, mahalin mo ang kaaway. So yan ang gawin natin, maski anong gawin ng tao sa iyo, panlulutos, paglalait, paghusga, mahalin mo yun. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Mahalin mo siya. Si Lord na ang bahala doon kung ano man dapat niyang gawin.
yun ang ano natin, ilagay natin sa ating buhay. So yun nga eh, sabi nga ng Diyos eh, mahal na nga yung kaaway niya, di ba? So kaumat pa ka kung tayo tao lang. So ang tao is, tao lang is magkakamalian dyan lahat. Pero in case na subukan ka, huwag mo na lang anuhin yun. Ang ibig sabihin ay gagawa ka na ng ano, ng mabuti. So yun nga eh, kailangan natin magmamahal ng bawat isa para tayo ay i-bless ni Lord. Tayo ay itong mundo ito is hindi natin alam kung kailan. So importante yung puso't isip natin is nakakalugod sa Panginoon, di ba? So yan lang ang ano ko masasabi. Ako ay nag-opinion lang ngayon, nag-update sa tungkol sa mga nangyari doon sa naging sitwasyon sa amin ni Alfred sa kanyang ano kalagayan. So nagbigay lang ako ng mensahe ngayon kasi gawa nga ng gusto ko magkakaisa tayo, gusto ko kahit man ano ang tingin niyo sa kanya, tawarin niyo lang po siya. So yun lang po gusto kong mapaiabot sa lahat ng ano, ng ano man yung mga may walang gusto. So walang gusto sa kanya at walang gusto sa akin. Tayo ay magkakaisa. Buhay mo, buhay ko, buhay niya is Panginoon na baga magpapatagumpay. Kaya atin pasalamatan lahat ng bagay, ano man meron tayo. So nandito kami. So ang gagawin ko is thank you sa inyo lahat, ha. Thank you so much sa inyo lahat. Thank you Sergio, thank you Moon sa tulong niyo po. Thank you sa mga subscribers, sa mga prayers niyo po. So okay na si Alfred. So kagabi nagluto siya ng salad na kumain kami. Pero saglit lang, kunti lang, kunti lang kasi gawa nga ng gusto niya kumain. Gusto niya eh, yung parang nag-aaliw lang siya ba? Yung gusto niya gumawa ng paraan na nang maayanon yung health niya ba? So yung pagnigarli naman niya, hinahinay na hindi nag-aano-ga kagaya dati. Nag-ano siya pa unti-unti, pero 1D 1 stick ata o 1D 2 stick. Kasi daw hindi daw pwede pa bigla-bigla na tatanggalin kasi daw ano, kailangan ano na I hope na maano niya, may alis niya na ba. Yun ang ano ko, yun ang gusto ko sa kanya na hinahinay ko siyang in-advise na kailangan mo ng tigilan. So naintindihan ko naman siya yung sinabi niya na huwag daw biglain. So, salamat sa lahat at ako ay siya ay nag-CR. So tulog ulit. Bumunta kami ng saglit ng talibon kasi bumili kami ng gamot. So saglit lang, mga 1 hour lang. So nandito yung mga gamot niya. Ito yung ginawa ko ngayon. Ayan. Yun yung resibo niya. Yung mga ano ng gamot niya. Ang ginagawa ko dito is lalagyan ko siya ng names. Lalagyan ko siya ng names kasi para pag uminom siya, natatandaan niya. Ayan. Na bawat gamot, ginaganyan ko. Tapos lalagyan ko siya ng ganito ba yung papel. Ayan, ganyan. Ayan. Sa isang araw, sa alas 8 ng umaga, is isa na may time. Tapos ilang piraso. Ayan, ididikit ko dito. So, ayan, didikit ko dito. Ayan, nalagyan ko siya ng papel. Dito, lalagyan ko. Kaya para in case na busy ako is mayroon siyang gusto niyang bumuman ng gamit. Pero at asikasuin ko pa rin. Pero para naman hindi ko din makalimutan, ilalagyan ko rin ganyan. Sasulat ko pa. Sasulatan ko pa, gagayahin ko ito kung ano man instruction dito. So yan, bumili. Ang dami namin binili ng gamot. Yan. Ito, gamot niya, dami. Ano to, mga 2, 4, 6, 8. Ito vitamins niya. So, bumili kami kaganina. Yan, dun. Sumuha kami. Yan, asikasuhin ko pa yan. Titingnan ko. Lalagyan ko ng mga names. So, yan. Natulog si Alfred. So, umuwi na kami, mga subscribers. Nandito kami sa bahay. Salamat po sa iyong prayers, sa mga pagsuporta. At I hope na maintindihan niyo po yung sitwasyon namin at manawaan niyo po. Salamat sa inyong lahat.
Sana wala po kayo mag-alala sa mga ano namin ni our faith is okay lang kami ngayon. So patuloy pa rin tayo magpakatatag sa ating buhay. So gawa nga ng masyado ng ano na ang problema ngayon sa mundo. So pray tayo, more pray na ang gagawin natin. So lahat kayo, hindi ko naman kayo pinabayaan, kasama kayo sa prayer ko. I hope na lagi kayong malagi kayong maging matatag, nandiyan kayo sa mga ibang bansa, na hindi ka pabayaan, Panginoon. Kagaya ko, hindi ako pinabayaan, Panginoon, sa sitwasyon ko. So, kailangan talaga na maging ano. So, salamat sa lahat at pasalamatin ko pa rin din si Ma'am Mudra Bibang, nagbigay siya ng yung para pagkain sa ospital. Binili namin ng prutas, tsaka prutas, saging, ano pa. Binili namin, yun na nga, pinareceive ko kay Imon, so binigay niya sa akin, Imon. Tawad doon sa ospital. So binili namin ng pagkain. Thank you, Ma'am Mudra Bibang. Mudra Bibang, nagbigay sa akin. Thank you so much. God bless you po. At palagi ko na Panginoon. At salamat. Salamat din sa mga tanan-tanan. Sa mga nag-suporta at panunood sa vlog ko. At lagi nagmamahal. At nag mga ads. Thank you talaga sa inyo lahat. So, yung mga kids ko, kasi gawa nga nandito, wala dito tao ba? Ginawa ko is, pinapapunta ko doon kila Joe, kasi gawa walang tao dito, mahirap sila lang. Iwala kami, may tayong dito. Sabi, panatag kasi ang ano ko yung, kasama sila na mga iba pa ba? Doon kasi sa amin is, nagabian kasi sila. Yung, na mabot kasi ng gabi na yun, kaya ginawa ko na kontak ako kay Jana na ipakuha. Ako talaga mismo ang nag-ano. So, laki naman ang tiwala ko. Kahit ano pa ang gagawin, ako ay talagang gusto ko maging ano tayo. Yung, kahit anong mga trials, kahit anong pagpaghusga ng iba, alam ko yung mga ano, yung hindi nakakaunawa. Yun naman ang hindi, walang gusto. So, I hope na makarating tayo sa ganyang mga bagay na makakaunawa tayo, yung iwasan natin yung mag-isip ng masama, iwasan natin yung panghusga. So, yun talaga ang the best na sa buhay natin na wag natin gawin. So, thank you so much at alam natin na dapat natin gawin kasi mayroon naman tayong isip. So, salamat at yung mga anak ko rin mo. Uuwi na yun mamaya. Salamat na sa lahat. God bless to everyone. At thank you to everyone sa mga, lalo na sa mga mga commenters. So, pasensya na kayo kasi sobrang haba na babasahin ko. Hindi na mahalos, hindi mahabol kasi maalubat. Pag binasa mo. So, binabasa ko naman. So, kahit ano, tsatsagaan ko. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. At God bless everyone. And please don't forget like and comments. And subscribe my channel, Talia Family's Life. Bye-bye. God bless again. God bless to everyone.